Hi, Miss Veronica, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo dyan, Sir Peter at Miss Rica, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, itong shear line ang nakaka-apekto sa may Northern Luzon. At dahil nga sa epekto ng shear line, inaasahan natin na magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kilat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Cagayan, Apayao, pati na rin sa may Ilocos Norte. At dahil nga sa at para naman dito sa Metro Manila at nilalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan natin yung mas magandang panahon kung saan bagyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorm naman. So sa lukuyan din ay meron tayong nakataas sa gale warning dito sa seaboards ng Northern Luzon, kayo ating mga kababayang mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat ay hindi pa rin po muna natin inaabisuhang kumalaot sa mga area po na yon. Yan naman po ang pinakahuli mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Miss Veronica, yes po. Meron daw low pressure area na sa may bandang Mindanao na baka pumasok sa PAR in the next 12 hours or so? So kasalukuyan, meron nga po tayong binabantayan na low pressure area na sa kasalukuyan na nasa labas pa rin po na ating Philippine Area of Responsibility. Okay, so ano po ang magiging pangalan niyan pag pumasok na, pag naging bagyo na? Bibigyan po natin siya ng local name na Rosal, if ever na maging bagyo po siya na nandito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So the next forecast will be what time, ma'am? Bukas po ng 4 a.m. Ayun, okay. Tabayanan, ano nga? Rosal? Rosal. Okay. Oo, yan na. Anong first name niya? Rosal. last name, tatanungin mo. Okay. Maraming salamat, Miss Veronica. Thank you, Miss Veronica. Thank you.